1. So, I'm your math teacher, Sir Jeff Season. So, for today, we will going to discuss about 3 things, no? First is, we're going to discuss about kite, and then trapezoid, and then what we call the midline theorem. So, first, ang pag-uusapan muna natin is all about kite. Okay, so ano ba yung kite? We define kite as 2 distinct pairs of adjacent congruent sides. So, as you can see on the illustration below, okay, so, ito yung ano natin, yung kite natin. We have kite A, B, C, D. So, what is unique dito sa ating, ano na to, sa ating kite na to is, meron siyang 2 pares ng adjacent congruent sides. So, anong ibig sabihin nun? So, kung mapapansin ninyo, yung ating line segment DA, ito yun, DA is congruent to line segment DABA. Okay. So, ayan. Meaning congruent, meaning equal sila. Okay? Same goes with, with the line segment DC. Congruent din siya sa line segment BC. Okay, so yan yung ating kite. Well, I know, nakita na kayo ng kite in real life, di ba? So, I don't know kung nakapagpalipad na kayo, pero one thing's for sure, nakakita na kayo ng kite in real life. Okay, so, ngayon, pag-usapan natin yung yung mga theorems. Okay, so what are the different theorems? Okay. Theorems on kite. Okay. So, we have actually 3, no? Yun lang yung i-discuss natin for today, yung 3 theorems. So, ano ba yung mga theorem natin? Okay. So, let's start with the first theorem. So, yung first theorem natin is, okay, exactly one pair of opposite angles is congruent. Okay. So, ano ba itong ibig sabihin nito, no? Para mas mabilis nating maintindihan, okay? So, I will draw a kite. Okay? So, drawing tayo ng kite. Ayan. So, pangalanan natin yung kite natin na ABCD. Okay? So, kite ABCD, no? So, ano lang ba yung ibig sabihin nitong theorem na to? Exactly one pair of opposite angles is congruent. So, kung mapapansin mo kasi yung AC, itong line segment na to, itong AC. Okay? So, parang hinati niya ngayon yung kite natin into 2 triangles, di ba? So, lumalabas ngayon na sa madaling salita, yung ating opposite angles are angle D tsaka angle B. So, safe to say, pwede nating sabihin na yung ating angle ADC is congruent to angle ABC. Ayan. So, meaning, kung ano yung value ng angle B, yun din yung value ng angle D and vice versa. Or, mas mabilis, angle D is congruent to angle B. So, yun lang yun. Okay? So, yan yung ating theorem on kite. No? First theorem. Okay? Proceed agad tayo sa second. Okay? Second theorem. Ano ba yung sinasabi ng second theorem? Okay? Perpendicular bisector. Okay? Of at least
one diagonal is the other diagonal. So, anong ibig sabihin nito? Okay, perpendicular bisector of at least one diagonal is the other diagonal. So, para mas makita ninyo, drawing natin yung kite. Okay. So, ayan. Okay. So, meron tayong kite. Pangalanan natin siya ng kite ABCD. Okay. So, itong AC, kung papansin nyo, itong line segment AC na yan, okay, yan yung perpendicular bisector ng DB. So, ano bang ibig sabihin ng perpendicular bisector? Pag sinabi kasi nating perpendicular bisector, so, binabisect niya yung line perpendicularly. So, when we say perpendicularly, so, 90 degrees yun, no? So, lumalabas ngayon na ito, ayan, ay 90 degrees. Okay, pero hindi lang yun. Actually, ang unique pa dito sa kanya ay, ano, no? Since ito is, yung AC is perpendicular bisector, so, ibig sabihin, yung D, let's say, maglagay tayo ng ano dito, ng letter. Tong intersection ng ano, no? Ng perpendicular bisector natin. Let's say, O yan. O. Ayan, ito. Tong point O yan. So, ibig sabihin yan, yung DO, ayan, ay congruent yan dito sa BO. Okay? So, ibig sabihin, yung line segment na DO is congruent sa line segment na BO. Okay? Kasi, again, yung AC natin, ito AC, nagsiserve siya as perpendicular bisector. Okay? Pero, pwede rin naman yung DB yung magiging perpendicular bisector ng AC. So, sabi nga kasi dyan, at least one diagonal is the other diagonal. So, same lang siya, no? Okay. So, ayan. Yan yung ating second na theorem. Okay? So, ayan. For our third theorem, so tuloy na natin. Okay? Sabi ng third theorem is about the area of a kite. Ito, simple lang naman yung area ng kite eh. Area of kite is, okay, half the product of the two diagonal. Of the two diagonals. Okay, in formula, kita yung formula. In formula, lumalabas na area of kite is equals to 1 half times diagonal 1 times diagonal 2. So, ibig sabihin, multiply mo lang yung diagonal 1 times sa diagonal 2, kalahatiin mo, so that is the area of kite. So, yun lang yung ating ano, no? Yun lang yung ating theorem. Ngayon, magbigay tayo ng examples. Okay. So, yung example natin, bibigay tayo ng ano, no, ng examples dun sa mga theorems natin sa kite. Okay. So ayan, examples, no. Okay. So for the first two, ang gagawin na lang natin, drawing ako ng kite. Okay. Tapos lahat ng possible na pwedeng itanong. Ayan, pag-usapan na natin dito. Okay? So, this will be your kite AB, kite ABCD. Okay? So, ayan. Tapos maglagay tayo ng point dito. Let's say, this point X na lang. Ayan. Para madaling. Hindi, wag X. Let's say O. Okay? Okay. So, ayan. Try natin, no? So, magbigay tayo ng example. Okay. Let's say,
Let's say yung value ng ano natin. Okay. Yung value ng DC natin, okay? So, value ng DC natin ay ano no? Let's say equal to let's say 20. Ayan. So, yung DC natin is 20. So, ang tinatanong ngayon, okay? Ano ngayon yung BC? Okay? So, obviously, yung DC natin ay alam natin na yan ay okay, congruent dito sa BC. Therefore, very basic, no? DC is congruent to BC. Okay? So, therefore, BC is equals to 20 din. Same lang. Okay? So, yan siya. No? Same lang siya. Okay? Another example, dito lang sa gilid. Example number 2. Let's say, yung ano mo, yung DB mo, let's say 50. Ayan, 50. Tinatanong is what is BO? Ayan. Okay? So DB mo is 50. Tinatanong is BO. E, alam naman natin na ginamitan niya ng perpendicular bisector, 'di ba? Ayan. Meron kang ano diyan. Meron kang ayan. Right angle. Okay? Ayan. Ayan. Meron kang right angle dyan, di ba? Meaning, itong line segment DB na to is binisect ng AC. Therefore, congruent siya, di ba? Ito, tsaka to, congruent. Okay? So, ibig sabihin, hatiin lang natin yung DB sa dalawa. Okay? So, mangyari dyan is BO will be equal to 25. Ganun lang kadali. Okay? As long as alam mo yung theorem, so, mabilis lang, di ba? Okay. Another example tayo. Okay. Find the area, for example. Find the area given. Okay. So, ito yung mga given natin. Let's say DB is equals to 15 and AC is equals to 20, for example. Ayan. So, alam na natin yung solution dyan, diba? Formula nyan is area of the kite is equals to 1 half D1 times D2 or diagonal 1 times diagonal 2. Pwede mo naman kasing sabihin diagonal 1 to. Ito yung diagonal 2 mo. So, same lang yun, no? Okay. So, mangyari lang dyan, that is equal to 1 half times 15 times 20. Okay? So, 20 times 1 half, 10. 10 na lang yan times 15. So, 150 yung area ng kite. Do not forget the unit, no? Square units. Okay? So, ayan lang siya, no? Yan lang yung ano natin, yung basic example natin pagdating sa ano? Pagdating sa theorem ng kite, no? So, ngayon, pwedeng mangyari dyan is gagamitan na ngayon siya ng ano, ng variables, no? Kasi ito, purely ano lang to, integers. Wala pa siya kayong wala pa kayong for example nakikitang ano nakikitang mga ano no variables no wala pang letters no more on numbers lang pero
good thing is, kung paano yung process, paano yung 2RM sa numbers lang, sa integers lang, same lang din yun sa kapag may variables na or equation na yung ano natin, yung pinag-uusapan. Okay? So, same lang, no? For example, ano? Sige, magbigay tayo ng example. Let's say, ito na lang. Gamitan lang ako ng ibang kulay. Ayan. Ayan, dito. Let's say DA is equals to, let's say 15. Ayan. DA is 15. Okay? And then, AB is x plus 5. Ayan. X plus 5. So, tanatanong naman dyan is, what is the value of x? What is the value of x? Ayan. So, yung theorem, i-apply pa rin natin. Same lang yan, no? So, alam natin na these two are congruent, diba? So, mangyari, since DA is congruent to AB, okay? So, equate lang natin. So, magiging 15 is equal to x plus 5. Okay? Then, simple ano lang, manipulation, no? So, lipat mo sa kabila yung 5, magiging 15 minus 5 equals to x, where x is equals to 10. Okay? Yan lang. Nasolve na yung value ng x. Okay? So, bottom line dito, as long as alam mo yung ano, yung alam mo yung theorem, so hindi ka malilito. Okay? So, ayan. So, for example, ayun, no? Same lang siya. Actually, mangyayari lang naman dyan, eh. Kung may magbabago man dyan, yun lang. Magkakaroon lang talaga siya ng variable. Okay? So, ayan. For example, meron tayong ano, dito, another example tayo, number na to 4. So, example number 5 tayo dito. Let's say, ayan, DB is equal to, let's say, ano, 4x plus 2. Ayan. So, tinatanong is, ES. Ay, sorry. ES. Tinatanong is, let's say DO. Ayan. Okay, so ang gagawin lang natin is, since alam na natin yung theorem dyan, DB, kalahati, kasi perpendicular bisector, divide lang natin sa 2 yung DO, di ba? So, yung DO is equals to 1/2 ng 4x plus 2. So, lalabas that DO is equal to 2x plus 1. Ayun lang. Ganun lang siya kasimple. Okay? And then, the rest, ganun din. Pag sa pag-solve ng area ng kite, same lang siya. Okay? So, I hope, klaro sa inyo tong kite, no? Let's proceed. Now, ang pag-usapan naman natin ay trapezoid, no? Okay, so, trapezoid, by definition, it is a quadrilateral with only one pair of parallel sides. Okay? So, yan yung trapezoid. Now, as you can see on the figure, ito yung illustration natin ng trapezoid, no? So, we have trapezoid A, B, C, D. Okay, so, pag-usapan natin na mabilis lang, no? Ano ba yung mga parts ng trapezoid natin? Okay, so, yung AB, yung AB, line segment AB, kung mapapansin ninyo, ay parallel siya sa line segment DC. Ito. Ito yun. Ito. Yan. Yan. Parallel siya, diba? Okay. So, tawag natin dyan ay base. Yan. Tawag natin dyan ay base. Okay. Now, ito naman,
Kung halimbawa, for example, ito ay congruent, ayan, equal yan, no? Lalabas na itong trapezoid natin dito, ang tawag na natin dito is, okay, isosceles trapezoid. Isosceles na siya. Kasi equal na yung ano niya, congruent na yung sides niya or yung legs niya, no? So yun. Nabanggit ko na yung line segment AD, okay, which is congruent, no, doon sa line segment BC, ang tawag natin diyan ay legs. Okay? So yung legs obviously non-parallel 'yan, no? Non-parallel. Di siya parallel. Pero yung base natin, so yan yung ano natin, yung parallel. Okay, now, pag-usapan natin yung isosceles trapezoid, meron siyang mga theorems, no? Theorems, no? Usapan natin. Theorems on isosceles trapezoid. Okay, ayan. So, let's start with the first theorem. Ano ba yung first theorem natin? Base angles are congruent. And basic yan. So, anong ibig sabihin nun? Pagka base angles are congruent. Okay? So, drawing tayo ng trapezoid. Okay? Ayan. Ito na lang. Ulit. Ayan. Okay. So, ayan. Pangalanan natin siyang ABCD. Okay. Dito, pag sinabing base angles are congruent, since isosceles to, equal to, di ba, congruent, no? So, ito daw, ay, to, equal dito. Ayan. So, meaning, yung angle, ano natin, yung angle D is congruent to angle C. Okay? So, ayan. But, since isosceles nga yan, okay. Itong nasa taas na angle, ito, congruent naman yan dito sa kabila. Ayan. So, meaning, okay, angle A is congruent to angle B. So, yun na. Once na alam mo na yan, kahit anong value na ilagay dyan, so, masasagot mo na. Okay. So, yun first theorem, no? Next theorem tayo. Mayroon tayo mag-example. Another theorem is diagonals are congruent. Okay. Diagonals of isosceles trapezoid are congruent. So, paano yun? Drawing ulit tayo ng ano? Ng trapezoid. Okay. Yan. Isosceles trapezoid yan. Okay. Pangalanan natin A, B, C, D. Okay. Angat lang natin ah. Yan. Okay. So, well, obviously, pag nag-drawing ka ng diagonal dyan, from A to C, ayan, then D to B, ayan. So, congruent sila. Congruent, no? So, yung value ng, yung value ng AC, same with value ng ano ng DB natin. Okay? So, since they are congruent. So, AC, okay, is congruent to BD. So, yun lang. Basic lang, diba? Okay, next tayo. Number 3. Okay. Pinapadali natin para mas mabilis kayong makapagsagot, no? Sa ating module. Okay. Next naman, opposite angles are, okay, supplementary. O, review lang tayo. Sinabing opposite angles, yung angle na katapat niya. Okay, so yun yung opposite angle. Pag sinabi namang supplementary, okay, so lagyan ko ng maliit na note lang dito, ha. Pag sinabing opposite, okay, para may guide ka, yun yung katapat. Okay? So, pag sinabing supplementary, dapat sum is 180. 180 degrees. Okay, supplementary eh. No?
Kaya pag pinag-add mo, 180 yung total. Okay? So, yun yung ano natin. So, proceed tayo. Drawing muna tayo ng ano. Ng, drawing muna tayo ng trapezoid. Ayan. Okay. So, pangalanan natin ulit, no? A, B, C, D. Okay. Ayan. So, ibig sabihin lang nito, no, yung angle A tsaka tong angle C. Ayan. So, pag pinag-add mo yan, okay, so, angle A plus angle C, that is equals to 180 degrees. Dapat 180 sila. Okay? Ayan. Tapos, another naman, ito naman sa kabila, no? Ito. Ayan. So, dapat naman, pag pinag-add mo rin yan, 180 din. So, angle B plus angle D, dapat 180 degrees. Okay? So, ayan. Kasi opposite angles are supplementary. Okay? Well, actually, in fact, hindi lang opposite angles eh. Yung supplementary dyan, no? Yung ang corresponding niya. Ayan, no? Let's say, for example, angle A corresponds to angle D. Pag pinag-add mo yan, 180 rin. But, parang hindi na kayo mas maguluhan, so ito lang muna yung susundin natin, no? Opposite angles are supplementary. Okay? So, ayan. So, dagdag ko lang, okay? Dagdag ko lang since part 'to ng ano, ng trapezoid, no? Yung tinatawag nating median. Median of a trapezoid. Okay. So, ano ba yung median? Pag sinabi nating median, gitna. Okay? So, ibig sabihin yan, drawing ako ng ano, drawing ako ng trapezoid para mas makita nyo. Okay? So, kung meron akong trapezoid A, B, C, D, okay? Ang gagawin ko, kukunin ko yung midpoint, no? Ayan, narinig yung midpoint, no? Midpoint. Pag sinabi kasi nating midpoint, yun yung gitna. So, for example, yung AD, okay, itong AD, no? Itong line AD na to, kukunin ko yung gitna niyan. Let's say, ito yung gitna niya. Papangalanan ko siyang, let's say, X. Yan. So, yun yung midpoint. Ganon din sa BC. Kukuha ko ng another, ano, yung gitna, pangalanan ko siyang Y. So, meaning, yung XY natin, ayan, tawag natin dyan is median. Yan yung median. So, gagawa lang tayo ng line na co-connect dyan. Yan. So, ano bang meron dyan sa median, no? Median ng trapezoid. Well, according dun sa ano, dun sa mid-segment theorem, okay? Yan. Mid-segment theorem. So, ano ba yung sinasabi ng mid-segment theorem? Okay. Sabi ng mid-segment theorem, para malaman mo yung median, no? Okay. Equal lang daw yan sa 1/2 ng base 1 plus base 2. Meaning, ito yung base 1 mo. Okay. Ito yung base 1 mo. Ito ngayon yung base 2 mo. Kasi, bakit naging equal yan sa ganyan? Kasi, parallel na yung tatlo eh. AB is parallel to, kung mapapansin mo, mangyayari dyan, AB is parallel to XY, parallel din yan sa DC. So, ayan. So, para makuha natin yung mga values nyan, okay, so, gagamitan natin ang mid-segment theorem. Okay? So, ayan yung formula na gagamitin natin sa kanya. Okay? So, magbigay ngayon tayo ng example. Ayan. Example tayo. Drawing lang ako ng ano. Examples. Ayan. So, drawing lang ako ng trapezoid. Okay? Ayan.
Okay, pangalanan ko siyang let's say trapezoid love, no? LOVE. Ayan, okay. So ayan. Then lalagay na ako ng ano, midpoint, no? Ayan. Okay. Tapos pangalanan ko na lang tong XY. Okay. Now, ang magbigay tayo ng example. Okay. So, for example, example. Oops, limit. Okay. Example number one. Let's say, LO is equals to, let's say 10, no? Then, EV is equals to, let's say 12, no? So, example lang. O wag, masabaan natin. Wag 12. Let's say 20. Ayan. So ang tanong, ano yung value ng ano natin, no? Ng XY. So ano yung XY? Ano yung median? Okay. So para masolve natin yan, okay, XY that is equal to 1/2 ng LO plus EV. And substitute, 1/2, LO is 10 plus EV is 20. So, that is 1/2, 30. Then, times mo sa 1/2, XY natin is 15. Okay? So, meaning 15 pala yung sukat ng median. Okay? So, ayan. But, what if, let's say, example number 2 natin. What if, ang given is, ano, let's say, LO is, let's say, 12. Tapos, given na yung median. Let's say, let's say 20, sige. Ayan. So, ang tatanungin ngayon natin is yung EV. So, actually, same lang naman din yung formula. Magkakaroon lang tayo ng konting manipulation dyan. So, paano yun? Mangyayari dyan is, XY, ba? Is equal to 1/2 ng LO plus EV, di ba? So, substitute mo lang. XY mo is 20, 1/2, LO mo is 12, plus ang hinahanap mo is EV. Di ba? So, gawin mo, para matanggal mo na yung 1/2, multiply mo na ngayon siya. Agad sa 2. Para matanggal yung 1/2. So, magiging 2 times 20, magiging 40 yan. Equals to, tanggal na yung 1/2, na-multiply mo na, matitira na lang is 12 plus EV. Okay? Then, transpose mo yung 12. So, magiging 40 minus 12 yan. Equals to EV. So, therefore, EV is equals to 28. So, yun na. 28 na ngayon yung value ng ating EV. Okay? So, another example, no? Another example naman. Maglagay naman ako dito ng ano, ng diagonals, no? Para lahat maiano natin. Encounter natin. Okay. So ayan. Example number 3 natin, let's say yung measure ng ano mo, angle L is let's say 125. Tanong, measure ng ano mo, angle O, ano? Oh, well, basic yan, no? Since equal yan, angle O is congruent to angle L, no? Angle L is congruent to angle O. So, therefore, angle O mo is, ano lang, same lang, 125 din. Okay. Basic yan, no? Applying the theorem lang yan. Okay. Another example. Let's say naman, ang angle ano mo naman, let's say angle
kasi ang angle E mo naman, okay. Or para mas buo, no? Pangalanan natin ng ano? Kompleto. Let's say LEV. Ayan. Is, let's say, 115. Ay, hindi. Masyado malaki pala. Hindi, ano. Let's say, ano, 65. No? So, tatanungin naman sa'yo is angle LOV. So, ayan. So, madali lang siya, no? Madali lang. Okay? So, alam natin that opposite angles are congruent, are supplementary, di ba? So, mangyari, yung ano mo, ito yun eh, ito. Tsaka yan, di ba? So, yung angle LEV mo plus angle na LOV mo dapat equal siya sa 180. Okay? Pero yung LEV mo is 65 plus L angle LEOV 180. So, ang gagawin mo lang, transpose mo lang. Okay? Magiging angle LOV is equals to 180 minus 65. Therefore, LOV mo is equals to 100 ilan? 15? Okay, so 115. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kasimple, no? Check natin. So, kung 65 to, 115 to. Okay? So, supplementary nga sila. Okay? So, ganun siya. Okay? I guess, yun lang naman, no? Yun lang naman yung sa ating, ano, yung sa ating trapezoid. Now, ito, pahuling topic lang. Okay? Pahabol na topic. Yung tinatawag nating midline theorem. Okay? So, pag sinabi nating midline theorem naman, sa triangle naman to. Sa triangle naman siya applicable, no? Okay, let's say meron akong ABC. Ayan, triangle ABC. Kukunin ko ngayon yung midpoint naman nito. Nung AC, tsaka nung AB. Let's say ito yung midpoint niya. Example, yan. So, maglalagay lang ako dyan ng line. Na? So, ayan. So, ayan na yung midline na tinatawag. So, paano ba natin kinocompute yung midline? Na, let's say, XY to, no? Ayan. So, XY, okay, is equals to 1/2 ng CB. Okay? Kalahati daw siya nung nasa baba. Okay. Tsaka remember, kung median yan, or midpoint, no? Automatic, ito equal dito yan. Ito naman equal dito. So, yun lang naman ng ano dyan eh. Parang pinaka-importante mong malaman. Okay? So, paano yung example nyan? Example, bigay na agad tayo ng example. Let's say yung xy mo, example. Yung xy mo ay 10, no? Tatanungin yung CB mo. So, paano gagawin mo? So, mangyari kasi dyan, xy is equals to 1/2 ng CB, di ba? Okay. So, given yung xy 10, tas 1/2, yung CB yung tinatanong. So, para matanggal mo agad yung 1/2, multiply mo lang sa 2 pareho. So, magiging 20 equals to cancel na yan, then CB. Ibig sabihin, yung CB mo is 20. Pero, mas madaling tignan, kung xy mo is 10, obviously, kalahati siya nung CB. So, 20. Ganun lang, no? For example naman is, let's say yung AC mo ay, let's say, 50. So, tatanungin dyan, what is CX? Huh? Ayan. So, dahil yan ay midpoint, no? Gitnang gitna, so, hinati siya, congruent yung ano. So, magiging pwede nating sabihin AX is congruent to CX. Okay. Kaya lang, di man natin alam yung AX, di ba? Pero ang alam natin is yung buo AC. So, di-divide lang natin sa 2. So, CX is equals to 1/2 ng AC. Okay? Or 1/2 ng 50. Therefore, CX is 25. Okay? So, ayun lang, no? So, with that, if you have questions, no, feel free to, ano,
to ask your question sa ating GC. Yan lang. Thank you. God bless.